wala na sana katapos sa atin. Ano man nangyayari sa labas? Nakicheck kita. Excuse me. Babe? Is there anything wrong? Look who's here. Hi, Magda. Long time no see. Babe? Diba ang sabi mo sa akin, kapatid mo si Rachel? Girlfriend mo siya? I always knew you were stupid, Magda. Mukha ba talaga kami magkapatid? Seriously? Rachel. Why? Ayaw mong malaman niya na akong totoo mong girlfriend? I think it's about time that she knows the truth. Rachel, stop it. Miguel, nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ko. Magda. Ika nga. Let's go. Check it out. Alison, Alison. Stay here. My dad. Stay. Stay here. Miguel, iho! Ano nangyayari dyan? Wala ho, tita. I can handle this. Tita? Bakit? Bakit, tita? Bakit kayo magkakasama? Pamilya mo yung mga narsiso? Tato ka bali! Huwag ka nangyayanam dito, ha? Nagtiwala ako sa'yo, niloko mo ako, kinamit mo lang ako, manggagamit ka! Magda, let me explain. Manaloko! Manaloko kayo lahat! Huwag ka nga mag-eksena dito! Ito walang modo talaga! Tama na yan! Lahat talaga gagawin niyo para na makuha ang gusto ninyo! Napakasama niyo! Napakasama niyo! Kahit kayo, hindi ako magpapatali. Lalo na sa isang tulad mo. Nilabas niyo yung babae na to. Hindi, Miguel! Manggagamit ka! Alis kami! Magtawa niyo ako! Alis kami! Magda, kung binigay mo lang sana kay Tito Lucas yung formula, hindi na sana tayo umabot sa ganito. Kasalanan mo to! Napakasama mo, Miguel! Napakasama mo! Sumabot na ako lahat kayo! Napakasama niyo! Magda! Andan. Look, ano po nangyari? Aconite poisoning. We did some tests, and the results have shown na may mataas na level of aconite ka sa system. That's very lethal. Aconite? Saan ko po nakuha yun? Wala po ako iniinom na gamot. Isa pa, pare-pareho po yung kinakain namin. Sabay-sabay po kami nag-aalmusal. Bakit ako lang po yung naapektuhan? Dok, makaka-apekto po ba ito sa anak ko? Well, nung dumating ka dito, bahagyang conscious ka naman na, pero nawalan ka ulit ng malay. Pero nagawa naman namin alisin yung lason sa sistema mo, kaya ka nakaligtas. Yung anak ko po, kamusta po yung lagay niya? Ayos lang po ba siya? Magda, hindi nailigtas ang anak mo eh. Hindi totoo yung sinabi mo. Hindi totoo yung sinabi mo. Mawiwi yung sinabi. Sorry. Hindi totoo yan. Nook, yung anak ko po. Ayos na yung anak ko, di ba? Hindi totoo yun, Jordan. No, yung hero ko. When we check, wala na itong heartbeat. Hindi totoo yung sinabi. Jordan, hindi totoo yung sinabi nito. Iwan ako, buhay siya. Hindi totoo yun. Sabihin mo. Pinagtanggalan na yung buhay ko. Sinubukan nila akong nasunod ng dahil sa ginawa nila na matay yung anak ko. Pinatayin na yung anak ko. Nicky, kaya naman kung sino gumawa nito? Yung mga narsiso, sino lang yung pwede gumawa nito sa akin? Gusto kong kunin ni Miguel yung bata, hindi ba? Yun yung gusto ni Miguel, pero tutol si Dalucas at Vanessa. Dahil sa ginawang pagsuhay ni Miguel, ginawa nila sa akin ito, pero tayo nila yung anak ko! Pinatay nila yung anak ko! Pinatay nila yung anak ko! Magbabayaran ka to! Magbabayaran ka to! Yan ang totoong resulta
ng paternity test ni na Commissioner Conrad Suarez at Miss Lena Mendoza. Yan daw ang result na lumabas mula sa master database ng clinic, sabi ni Lucy. Pero kahit siya, nagtataka bakit hindi tugmayan doon sa ibinigay sa atin. Pina-check ko yung doktor dyan sa testing center na yan. Lumalabas, magkaibigan sila ni Conrad Suarez. Wala tayong ebidensya, pero pwedeng nagsabwatan sila para dinoktor nila yung DNA test. Pinaniwala niya ako na siya ang tatay ko para hindi ko sila sirain. Mas lalo kong sisirain ang buhay nila. Lo, alam po ba ng tatay ko na buhay ako? Alam ba niya na may anak siya kay nanay? Hindi ko alam po eh. Hindi ko nga kilala ang tatay mo. Lena, I used to see you as an enemy. But now we're family. At ang magkapamilya, hindi nagsisiraan. We should protect each other. Galit ko sa kanila. Pero binaliwala mo lahat ng yun sa pagsama kay Lucas. Para mong inapak-apakan ng puso ko. Binaliwala mo lahat ng pinagsamahan natin. Ipinaramdam mo sa akin na wala akong halaga sa'yo. Lena, alam mo hindi totoo yan. Mahalaga ka sa akin higit pa sa buhay ko. Alam mo ba kung bakit ako pumunta sa teritoryo nila? Para sa'yo! Para kumuha ng hustisya sa lahat ng ginawa nilang kahayupan sa'yo! Pati kay Lolo Dato! Pero, sa paraang hindi ka naman dadamay, sa paraang hindi ka naman sasaktan, lahat to para sa'yo, Lena. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Ako ba nga ako? Lena. Jorna. Alam ko na mabuti yung intention mo. Pero lalaban ako sa paraan alam ko. Paraan hindi ka sumasang-ayaw. Kaya walang mangyayari sa atin dalawa. Mas mabuti pa magkanya-kanya na lang tayo. Thank you.
No! No! Ayos na po ba si Lolo? No! Darog na darog na ang puso ko, no? Lasog na lasog ang pagkatao. Pero anong kabutihan ang naitulot nito sa akin ngayon? Wala na po kayo. No, hindi ko po kaya mabuhay nang wala kayo. Hindi ko po kaya. No, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. No! 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 Sinubukan nila ako na suri na tatay. Sa ginawa nila na matay yung anak ko. Pinatay nila yung anak ko. Becky, kailangan mo sino gumawa nito? Yung mga narsiso, sila lang yung pwede gumawa nito sa akin. Gusto pang kunin ni Miguel yung bata, hindi ba? Yun yung gusto ni Miguel. Pero tutol sina Lucas at Vanessa. Dahil sa ginawang pagsuway ni Miguel, ginawa din na sa akin na pinatay nila yung anak ko! Pinatay nila yung anak ko! Pinatay nila yung anak ko! Magbabayaran nila to! Magbabayaran nila to! Kaya mo bang isuko ang sarili mo sa mga polis? Pagbayaran lahat ng ginawa mo sa akin at sa mga tao mahal ko. Pagbayaran sina Vanessa at Brian sa lahat ng to. Ang tamang sagot, hindi pa. Kaya dito na muna ako hanggat sa umayos ka. Saka tayo magtutuos.